trumpeta. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Hulyo. Ialay pa natin ang misa natin ngayon para sa ating mahal na Ina, mahal na Birhen Maria, at para sa ating pong Jesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Sino ng Quiapo. Ang mga intensyon mga nakisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin ang misa natin para sa intensyon ni Helen Manuel at ni Arthur Pascua. Mga kapatid, si Abraham ay nagkaroon ng pagdalaw sa ating Panginoon na nangako na magkaanak ang kanyang asawa ni si Sarah. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay nagpagaling sa alaga ng sentoryon sa pangitan lang ng pananalig ng sentoryon. Sa buhay natin, kinakailangan din nating mananalig sa ating Panginoon. Sa pananalig, tayo naugnay sa Kanya. Ngunit kung minsan tayo ay nanghina sa ating pananalig at sa ating panampalataya dahil dito tayo nagkasala. Kaya bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayaang masadlak sa ligalig. Nilahog namin ito sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiloupo po na ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Noo'y kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong, yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magpatuloy kayo sa amin. Dito po muna kayo sa lim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghuga sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Kinagagalak ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin."
Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30,000 harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya na isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ng nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandoon po sa tolda, tugon naman ito." Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig naman noon si Sara sa may pintuan ng kanyang likuran. Silang mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at halos laos na ang aking asawa. Saka pa kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sara? Ang sinabi bang ngayong tumanda siya'y saka magkakaanak? Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo po ang lahat. Kristo, ang sakit ng mga tao, upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at ako man ay may nasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, 'Humayo ka,' siya'y humahayo. At sa iba, 'Halika,' siya'y lumalapit. At sa aking alipin, 'Gawin mo ito,' at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, maraming darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa pag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, 'Umuwi na kayo. Mangyayari ang inhiling ninyo ayon sa inyong pananalig.' Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at do'y nakita niya ang biyena nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa unang araw tayo ng Holyo, unang Sabado. At ito ay panglabing o ikalabing dalawa na linggo ng pangkaraniwang panahon. At ngayon sa ating pagbasa ay tungkol sa pananalig o tungkol sa lakbay pananampalataya. Atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa ang tungkol sa pagdalaw ng Diyos na may tatlong sa anyo ng tatlong lalaki o tatlong persona na matupad na ang pangako ng Diyos kay Abraham na magkaanak si Sarah. Kung atin pong tingnan, si Sarah ay 90 anyos na. Siyam na po ang edad niya. Wala pong pwedeng babae na mga anak na 90 years old. Si Abraham ay 100 ang taon niya, 100 years old. Kaya dito po sa ating kwento, napatawa si Sarah.
kahit na tinago niya, pero napatawa siya. Kaya ang anak ni Abraham at ni Sarah ay tinatawag na Isaac mula sa salitang Yesyak. Ibig sabihin, tumatawa. Ang kanilang kagalakan dahil magkaroon sila ng anak ay dahil sa katapatan ni Abraham o kanyang pananalig sa Diyos. Kaya kapag may pananalig, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya po sa ating salmong tugunan na mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 46 hanggang 55, ayon pa sa verso 54, tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon kay Abraham, na kung saan ang lahat ng lahi mula kay Abraham ay magkaroon ng biyaya mula sa Diyos. At itong biyaya ng regalo o ng biyaya o grasya ng Panginoon ay kaligtasan sa lahat ng tao o pagpapala sa lahat ng tao na nananalig at nanampalataya. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 17, itong pananalig sa hindi na Hudyo, isang kapitan ng hukbo ng Roman Empire o tinatawag na centurion, ay may sakit ng paralysis, na paralysis ang kanyang alag, ang kanyang alipin, at dahil dito pumunta siya sa ating Panginoong Hesus na kung pwede pagalingin ang kanyang alipin. Kung atin pong tingnan, siya ay isang hintel. Ang hintel, ibig sabihin, hindi siya Hebreo, hindi siya Hudyo, hindi siya Israelita. Pero, paunlakan sana siya ng Panginoon na puntahan niya. Sabi niya, parun ako at pagalingin siya. Pero ang sabi ng centurion, ang sabi ng kapitan ng hukbo ng Roman Empire, sinasabi niya na Panginoon, sasabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Itong sinasabi niya na sasabihin lang po ninyo dahil hindi siya karapat-dapat na puntahan ang bahay dahil mayroon pong tradisyon ang mga Hebreo at mga Hudyo at mga Israelita. Hindi po sila pwedeng papasok sa bahay ng mga Hintel o ng mga hindi Hudyo dahil ang turing nila, ang mga bahay ng mga hindi Israelita, hindi Hebreo, hindi Hudyo ay hindi malinis. Kaya hindi sila papasok sapagkat kung sila ay papasok sa bahay ng mga Hintel, sila ay magkaroon ng ritual ng paglilinis. Kaya ito yung tinitingnan ng kapitan ng hukbo ng Romano na hindi na maabala pa ang ating Panginoon sa ritual ng paglilinis na mag-alay sa templo, manalangin at iproklama na magkaroon ng kalinisan. Pangalawa, ipinapahayag ng kapitan na gaya niya na mayroon siyang kapangyarihan na kanyang utusan ang ibang tao na sinasakupan niya. Ang ating Panginoon ay pinaniwalaan niya na Panginoong na anak ng Diyos o Mesiyas. Kaya mag-utos lang ito sa sakit ng tao ay gagaling na isang tao. Kaya ito yung pangalawa na nakapagbigay ng pagkamangha ng Panginoong Hesus. Dahil ito yung tungkol sa pananalig. Ito yung tungkol sa faith, sa pananampalataya na tunay. Na kung saan dahil sa pananalig, dahil sa pananampalataya, hindi na kailangang pupunta ang Panginoon Hesukristo
at hipuin niya ang may sakit upang gagaling. Magkaroon lang ng kagalingan sa distansya. Distance healing. Kuminsan, mayroong mga tao na lumapit din sa amin. Ipakita ang kanilang picture ng kanilang mga kamag-anak o kaibigan at padasalan dahil sa distant healing. At mayroon naman nag-report na gumaling. Ang ibig sabihin lang dito, kung tayo ay nananalig at ang ating panampalataya ay kasing tibay at kasing lalim at kasing dakila ng pananalig at panampalataya gaya ng kapitan na ito o centurion ng Roman ng Romanong hukbo, ang ating hinihingi, ang ating dinudulog sa ating Panginoon ay ibibigay din sapagkat wala pong imposible sa Diyos. Yun ang ating mabasa sa aklat o sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 37. At dahil walang imposible sa Diyos, kung tayo nananalig sa isang malalim at matibay na pananalig, at ang ating buong puso ay doon sa isang pagpapahayag ng pananalig na tunay, ibibigay ng Diyos ang ating dinulog, ang ating hiningi sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon, at para sa ating kagalingan at kaligtasan. Dahil bago pa man natin bigkasin ang ating hinihingi, alam na ng Diyos ang anong ibibigay sa atin. Kailangan lang natin magpahayag ng pananalig sa Kanya. Pangatlo, itong pagaling ng ating Panginoon sa biyenan ni San Pedro. Dahil may asawa po si San Pedro, ang unang Santo Papa. At doon sa ang biyenan niya ay may lagnat. At dahil rin sa pananalig ng biyenan ni San Pedro, gumaling siya. At dahil gumaling siya, siya ay naglingkod. Ang ibig sabihin dito, kung tayo'y nabigyan na ng biyaya ng Diyos, pinagaling tayo, o dili kaya ating natanggap ang biyaya na ating hiningi sa Panginoon, magbigay rin tayo sa Panginoon ng ating ipinangako sa Kanya, ng ating panata sa Kanya, ng ating sasabihin na ibigay ito o ialay ito kapag gumaling na o dili kaya pagdarating ang isang biyaya. Ang ating mga pagbasa ngayon ay tuturo sa atin kung paano tayo mamuhay sa pananalig na matibay, sa pananalig na taos-puso, sa pananalig na malalim sa ating Panginoong Diyos. Naway, ang buhay natin ay magpapahayag gaano kadakila ang kabutihang loob ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig sa Kanya na Kanya pong ibigay sa atin lahat ng ating hiningi, siksik, liglig, nagumapaw dahil Siya ay Diyos na may kabutihang loob at ang Kanyang pag-ibig kailan may hindi nagmamaliw at puspos Siya ng mapanghimala na kapangyarihan para sa ating lahat. Hindi ipagkait ng Diyos kapag tayo nananalig sa Kanya. Darating sa atin ang ating hiningi, hindi man sa mga oras at panahon na ating hinahintay, ibibigay ng Diyos ang lahat kung ito'y para sa ating kaligtasan at kabutihan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng matatag na panampalataya ng centurion, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan at atin pong itutugon, Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong pagpapala.
Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan naway hindi ituring saan man ang sinuman bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng sangkatauhan, tinanggap na yung anak ang panampalataya ng sentoryon na lumapit sa kanya nang may pagpakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kanang-loob ngayong kami ay nanalangin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, Batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagsahain sa iyong mga kamay sa papurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang Kapanin, ito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa yung pagdingap ng ng loob ang tayong nagkamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagad mong siya iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa yung pagilimpin ng tulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na manghel si siyawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihatiin niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang isanusin. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalgudugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan
sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard or sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa ating Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo at parokya ng San Juan Bautista ng Quiapo. Naway ang inyong mga panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat din sa mga nakiugnay sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media. At nakuspusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating pananalig sa Diyos ay siyang ating pagpapahayag na tayo ay mayroong koneksyon sa ating puso, sa ating Panginoon. Lahat ng ating napapahayag na pagsuko at paglaan sa ating sarili dahil sa ating pananalig ay siyang alay ng buhay upang tayo mabigyan ng buhay na ganap at ikasyasya. Sa pananalig, bibigay ng Panginoon kung ano ang narapat sa atin. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari pa lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno. Inihayag mo sa pangitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kangiibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.